Serbisyong para sa bayan. Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang Serbisyong Tatak UP. Taas naman ang pagkakayanin, sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa iyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo. Magandang umaga mga classmates, magandang umaga sa lahat ng estudyante ng NSTP classes. Ngayong Lunes ng umaga at nasa ika-apat na tayong linggo ng pagsasahim papawid ng ating programang Serbisyong Tatak UP. Ako si Erwin, classmate Erwin ng NSTP Diliman Office. At ako naman si Gia, ang inyong magiging co-host ngayong episode na to. Special episode dahil may ginagawa ang, tulad nung nakaraang linggo, may ginagawa rin ngayon si Classmate Shrel. Oo, so salamat kay Classmate Gian. Okay, siya rin ang director, writer ng ating Serbisyong Tatak UP. Okay. Unti-unti, balikan lang natin, ano, gaya nung nabanggit natin ay nakakailang episodes na tayo. So, konting review naman tayo. So, nung mga nakakaraan ay napag-usapan natin ang introduction sa ating NSTP at tinalakay natin na napakahalaga talaga ng NSTP at ito ay ginawan pa ng isang batas. Meron tayong NSTP Act at yan ang ating ini-implement ngayon. Kasama sa batas na yan ay ang pagkakaroon ng tatlong components ng NSTP. Ito ay ang... Ito yung LTS o Literacy Training Service, ang CWATS o CWTS, ang Civic Welfare Training Service, at ang ROTC o ang Reserve Training, Reserve Officers Training Corps. Oo, tama, no? So, maganda rin, meron ding of course history ito, no? Alam natin na dati ay mandatory ROTC tayo. Na-explain na rin natin kung ano ang history at tayo ngayon ay merong NSTP. Correct. Kung saan meron ng choices ang mga estudyante kung ano yung kanilang component na mas akma sa kanilang mga preferences. Yes. Ano po? At nabanggit din natin, napag-usapan na rin natin na ang NSTP, bago pa pumili ng component, ay lahat tayo ay nasa common module. Yes. Tama? Sa unang bahagi ng NSTP 1. Oo. At marami-rami rin ang laman ng common module na ito. Di ba, Gian? Oo. Katulad yun nung napag-usapan natin nakaraang linggo, yung NSTP orientation. Susundan ito ng self and others, Philippine society and culture, citizenship and nationalism, human dignity and rights, gender sensitivity, environmental protection and management, disaster risk reduction management, at community engagement. Oo. And syempre, sinasabi rin natin na ang kabuuan naman ng NSTP ay nakaangkla rin sa kung ano ang UP. Hindi ba? At sabi natin na ang UP ay isang public Service University, di ba? Kung saan meron tayong mandato na teaching, research, and public service. Yes. At nabanggit na rin natin na bagamat dinidetalye ito na parang magkakaiba sila, tatlong klase ang mandato, pero alam natin na sa practice ay konekonektado ang mga ito. At magkakaakibat yan sa ating mandato bilang the National University, ang pambansang pamantasan ng Pilipinas. Tama yan. So, ilang mga konkretong halimbawa niyan ay meron tayong inisyatibang Green UP, diba? Meron tayong PGH, diba? Yes. At marami pang iba. I'm sure mapapag-usapan pa natin ng ilang mga konkretong halimbawa niyan sa mga susunod nating episodes. At gaya ng ipinangako natin, isa-isa natin ngayong tatalakayin ang nilalaman ng NSTP Common Module dito sa Serbisyong Tatak UP.
Yan, nakasama natin yung mga ibang eksperto tungkol dito sa mga common modules. So, nakaraan, pinag-usapan natin yung NSCP orientation. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang self and others. Tama. Nagsimula tayo noong nakaraang linggo, sabi mo nga, meron tayong orientation. Pero ngayon ngang Oktubre, ngayong linggo na to, hanggang Oktubre na siguro ito, ay pag-uusapan natin ng mas malalim pa ang ating mga common module. Mm-hmm. At gaya ng dati, meron tayong ina-encourage natin ang pakikipag-interact ng ating mga classmates. Diba? Yes. Meron tayong ilang mga pabuya dyan, diba, Gian? Oo, mga cellphone load. Ayan. Na ibigay natin para sa inyo. Okay, so maki-interact, pwede silang magtanong. Yes, magbigay ng question, ng opinion, at kung ano bang kuro-kuro tungkol sa NSTP. Tama yan. At hindi lamang po sa pag-interact, meron din po tayong mga specificong tanong. Ayan, parang game. You know, meron tayong mga itatanong at medyo unahan po tayo. Mm-hmm. Pwede nating i-text ang ating mga kasagutan para po tayo ay manalo rin ng cellphone load. Ayan. At syempre, gaya na nakaraan, hindi naman natin mabibigyan lahat. Mm-hmm. Oo. Lima lamang ang mabibigay natin. Lima lang po. Ang unang lima na makakabigay ng kanilang sagot sa 0927-220-8332 o ang pagtawag sa 503-8288. Okay, kaya dalian lang po, makinig lang pong mabuti at ihanda po ang ating mga cellphones habang tayo ay nakikinig. At anytime po, pwede tayong magtanong, magbigay ng suggestion. At anytime, pwede pong lumabas ang katanungan at i-text na po natin ang ating mga kasagutan. Okay. Dahil ang ating programa ay real-time na napakikinggan ng mga NSTP classes sa buong UP Diliman. Tama yan. Pero syempre naman, no, ang mas importante dito ay nakikinig tayo doon din sa nilalaman. Napakaganda ng ating mga pag-uusapan. Sabi nga natin ay pinag-uusapan natin ang serbisyong Tatak UP. Ito yung serbisyo na may utak at puso. Yan. So siguro maganda na simulan na natin yung talakayan tungkol sa self and others. Sige. So makakasama natin ang executive producer ng programang ito at ang deputy director ng NSTP Diliman. Walang iba kundi si Professor Josefina Santos. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga classmates natin na nakikinig sa kasalukuyan. Okay, so maraming salamat kay Professor Jo Santos, Deputy Director sa NSTP Diliman Office para po makasama tayo ngayong umaga. Baka maganda rin sigurong simulan na natin yung pag-uusapan natin tungkol sa self and others. Ano nga ba ang ibig sabihin ng self o ng sarili at ang others o ang iba? Oo nga, Ma'am Jo, bakit nga ba sinama pa sa common module, serbisyo ang pinag-uusapan natin dito. Bakit pa kailangan pag-usapan pa ang sarili? Naku, napaka-importante nitong self dahil dito nabubuo yung konsepto mo ng sarili mo at hindi ka makapagbibigay sa iba kung hindi malinaw sa'yo kung ano ka. Parang po ba yan yung kasabihan na you cannot love others if you don't love yourself. Yes, no. Learning to love yourself is really actually being able to give to others because you know yourself. Mm-hmm. 'Di ba? Tapos sinasabi sa isang interview ng BC104 kay Dr. Gatarin na yung self daw, sabi nitong ating sociology professor na si Dr. Gatarin, ay hindi mo pwedeng ihiwalay sa iba. Kaya nga self and others. Yung konsepto mo ng sarili ay hindi lamang dahil ipinanganak ka, uy, meron na ako personality, bumbuo na ako. Binubuo ka rin ng iyong community, ng iyong pamilya, saan ka nang galing, saan lugar ka pinanganak, kailan ka pinanganak, di ba? Meron pa nga mga nagsasabi na, yung mga divinities at that time, or yung timing, yung astrological timing, may mga nagsasabi, yung mga numerological influences.
But more importantly, sa ating social influence, no, yung mula sa pamilya, komunidad, kaibigan, at iba pa. Kasama dyan ang media. Kasama ang church. Diba? Yes. Ayan. Sige po. Ano po ba ang nilalaman pagka dinidiscuss na ang self and others na module? Paano ba ito mas konkretong sa classroom? Ano bang pinag-uusapan dito? Ayan. Naalala ko Gian na si Gian ay naging guest na si classmate Gian ay naging guest natin na nag-lecture sa isang klase. NSTP graduate nga pala ito. NSTP graduate to na wow, minahal niya ang NSTP at dumating sa punto medyo nakakapag-lecture na rin siya. Oh. At sinimulan niya ito sa isang ano no, role-playing na tayo pala eh may iba't ibang roles at batay doon sa role na piniplay natin sa isang pagkakataon eh nagkakaroon ka ng pananaw sa iba. Halimbawa yung kapatid na bunso ay iba ang pananaw sa kapatid na panganay at ang kapatid na panganay ay iba ang pananaw sa kapatid na bunso. Magkakakawin kasi yung pagkakakilanlan natin sa sarili natin sa mga responsibilidad na hawak natin. Mm-hmm. Tama yan, ano? Naisip ko rin kapag syempre lahat naman ng nasa common module natin, iniisip natin na ang ending nito ay pupunta tayo sa komunidad, ano po. Mm-hmm. Kaya iniisip ko yung kahalagahan talaga na kilala mo rin yung sarili mo kasi pagka nakikitungo tayo sa mga kausap natin sa komunidad, eh mahalaga nga na alam natin kung ano ang kinatatayuan natin at ating ding mga paniniwala, hindi ho ba? At may kanya-kanyang paniniwala at kanya-kanyang kultura ang bawat isa. At siguro pagkatapos nung break natin, eh pag-usapan natin ang isang ano no, information na ang Philippines pala eh may pinakamaraming nagsasuffer ng depression ngayon sa Southeast Asia. At ano ang kinalaman nito sa ating konsepto ng self? Yan, at dahil pinaalalahanan na tayo ng ating panauhin na dapat tayo mag-break. Break muna tayo. Magbe-break muna tayo. Sige po. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ang serbisyong handog ng pamantasan ay serbisyong alay sa mamamayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang kaalaman at kamulatan sa mga serbisyong ito. Tunay na serbisyong tatak UP! Tuwing Lunes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!